Isang napakagandang umaga po sa ating lahat ngayon. So ngayon ay nandito tayo sa aking garden para po magpakain tayo ng sa aking mga alagang mga manok. So puntahan na po natin mga kautol yung mga ninalagyan ng aking manok mga kautol. So ayan mga kautol, itong ginawa ko dito mga kautol sa dalawang sisiw na to mga kautol ay parang hinangir ko sila mga kautol para hindi sila akyatin ng daga. Kasi pag naakyat to ng daga mga kautol, patay. Kain to talaga lahat mga kautol. So dahil po sa hirap tayo sa mga kautol sa pangbili ng kanilang kulungan, ang ginawa po natin mga kautol, itong crates. Apat na crates po yung pinutasan natin mga kautol. So tingnan nyo po sa loob mga kautol. So ayan, yung crates po mga kautol ay binutasan po natin sa bawat gilid para po hindi sila mahirapan pag nagkikilusan sila sa loob mga kautol. So parang blurred yung camera natin. Halila. Ayan. So ayan mga kautol, ito po yung chicken na binili ko ng dalawang sa halagang 2 piso bawat isa mga kautol, kasi ito ay parang kabir na umaabot sila ng 7 kilo bawat isa. Yan. Yan mga kautol. Yun, tumalo na. Isa mga kautol. So, sa umaga, yan. Tagiyara yung bigat. So, yan mga kautol. Ito yung isang buwan pa po sila mga kautol. At 7 araw. Pero napapansin ninyo na malalaki na sila kasi hindi sila pure native chicken. So, ayan. Lumalaki po sila mga kautol na umaabot ng 6 na kilo bawat isa. So, bae at lalaki itong binili natin mga kautol. Ang isa ay lalaki at ang isa ay babae. Babae. Ayan. So, dito naman mga kautol sa aking bahay na kubo. Yan. Ito yung bahay sa isang manok. So kung napansin nyo mga kautol, wala kayong nakikitang mga manok. Kasi yung isa ay naglilimlim na. Hindi natin basta naglilimlim din doon mga kautol. Nasa 10 itlog. So ngayon, pakita ko sa inyo yung binirid ko na manok pure native chicken. So ayan, isang rooster, isang babae, at meron na isang 2 itlog doon sa tangkal niya na kinabit natin mga kautol. So maganda talaga mga kautol na nasa lupa sila kasi yung mga itipo nila ay hindi po nag-aamoy. So ayan, yan ang ginagawa nila sa lupa, nakabkab nila. At dahil kapos po tayo sa pira, ang ginawa po natin na tangkal ay talagang hindi po talaga sa magastos. Tapos yung isa ay tinali ko muna mga kautol kasi hindi pa ako nakagawa ng tangkal para sa kanya. Medyo bibi naman siya. At ito naman mga kautol, yung napansin yung bahay na to, mayroon din tong isang babae at isang lalaki na brinade ko mga kautol. Pure native chicken pa rin. So parang wala ditong babae mga kautol kasi nangingitlog na siguro mga kautol kasi mayroong siyam na itlog sa pugatan na to mga kautol. Kaya siguro nagsisimula na itong malapit na itong magsisimulang maglilimlim. So ito naman mga kautol ay kulang tayo sa lalaki. Kaya ang ginawa natin mga kautol ito mga kautol ay lagay lang natin sa dito kasi kulang tayo sa lalaki at saka mayroon siyang pugaran, baka malapit na itong mangingitlog. So ayan. So, kasi kulang po tayo sa nagsisimula pa lang tayo mga kautol, kulang po tayo talaga sa budget. Minin ko po talaga mga kautol, nagsisimula ako nito sa 1,000 sa 1.5 na piso lang po mga kautol. So, ayun. Ito ay kawit sa sardinas at saka kakabit lang natin dito. Yun. Yun na, tapos na. So, ganun pa rin dito. Kawit na rin natin ito. Mas malakas kasi yung mga kautol, yung guma. Kasi pag ganyan, ininat mo lang yan, talagang hindi na yan makakalabas.
So ito si Manay. Diyan ka lang muna, Manay. Magbablog muna ako. So ayan. So ayun, napakita ko na sa inyo mga kautol yung mga alaga kong mga manok. Yung dalawa, yung ito yung pinakabusing ko. Yan, ito yung dalawang paparamihin ko talaga, yung mission ko talaga, paparamihin ko po talaga ito mga kautol. Kasi hindi tayo lugi sa timbangan nito. Yan, pansin ninyo, mga dalaw, isang buwan at pitong araw pa lang sila, pero napakalaki na, na nila kumpara po sa native chicken. Yan. Ting 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 ting. Ayan, so ngayon, magpapakain na po tayo sa ating mga manok. Ito yung pinapakain ko po mga kautol ay Integra 3000. Kasi ito yung sinasabi nila na maganda po talaga sa manok mga kautol. So sa umaga, sa isang manok, dalawang cups po yung binigay ko para pag hindi nila maubos, meron silang pang snack pag tanghali. So ayan, dalawang ganito mga kautol yung binibigay ko sa aking alagang manok, sa bawat isang manok. So dito, bumaba na siya, hindi pa bumaba tong ano natin, yung inahin natin na naglilimlim. So mayroon naman siyang tubig, mayroon din naman siyang pagkain. So maganda talaga mga kautol na mayroon siyang tubig at pagkain para pag bumaba siya ay hindi na siya mahirapan humanap ng pagkain o tubig, para maiwas po yung maaswang niya yung mga itlog niya. Kasi pag walang tubig, walang pagkain, yung manok po natin ay nagugutom at nauuhaw. So malaki po yung posibilidad na kakainin niya yung mga itlog niya kasi gutom na siya. So ayan mga kautol, ito yung mga tangkal natin noong bantris, kaya napansin nyo sirang-sira po talaga siya kasi kinunanan ko siya ng screen at nilipat ko sa isa. So kaya ganyan yung mga mukha niya kasi yung screen natin ay kinuha natin. So ngayon, pakain na po tayo. So una nating isasangi. Ay, isasabit muna natin mga kautol kasi baka mayabuh. Yan, buksan. At sa dalawang manok ay bibigyan lang natin ng tatlong cups. So, isa, dalawa, tatlo. Yan, pwede na yan. Pero baka gutumin pa. Apatin na natin mga kautol. Kasi mas maganda yung malaki yung nga inahin natin para marami yung mapurudos niya itlog. At the same time, marami po yung makukuha natin na mga sisiyo. Kasi wala tayong incubator, magkitiis lang tayo sa manual na pag-iitlog. So ayan, isa, dalawin lang natin sa para may pang snack siya. So ayan, matatapos na tayo sa dalawang manok. So ito yung si Munay na hindi natin ginawa ng tangkal. Lagyan natin. Okay, dyan. Dyan muna kayo. Si ito si Munay. Munay. Munay, 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 Munay. Napakasarap talaga magpakain ng manok mga kautol kasi ito na po yung hobby ko talaga sa probinsya. Munay. Si Yellow Leg Tail. Uy, napatay na si Munay. Ano ni ambak mo po gawin? Ano diya? Ayaw. Pagutom. Hindi kang napas mo sa gutom. So ayan, kumakain na sila. Si Barako. Barako Bulls. Na matanda na itong laki natin mga kautol. Ayan. Yung dalawa. Palaging sumusunod sa akin kasi parang gutom na din sila. So ito, dito sa ating mga na naglilimlim din. So papakainin din natin sila mga kautol. Naglilimlim tong mga munga na to mga kautol. Agoy, naiwan yung ano, mayan na lang natin. So ayan, pasok natin dito baka mayabo. Ayan, welcome to my vlog. Ito po yung lalaki natin na si Munoy. Ayan, Munoy nakugnuhon. Ay, sakit.
Kain ka na. Huwag mo nang kambrasin. Lalabas na yan si Munay na naglilimlim. Ayan, Munay. Ang pula ng ano mo. Ayan, Munay. Labas ka na. Kakain ka na. Mamaya ka na maglimlim. Ilang itlog ka na ba mayroon dyan? Ayan, natin na. Ayan, hindi makikita. 2, 4, 6, 8, 10. 10 na itlog. Sinyalis na po yan na maglilimlim kasi yung manok talaga. 10 na itlog. Malapit na yan naglilimlim. Ayan, kumakain na si Manoy. Yung tubig natin, tapalitan na natin yung tubig dahil tapos na tayo magbigay ng kalilang pagkain. Baka malilinit tayo. Pagalitan lang naman tayo ngayon. Pag malilit tayo sa trabaho. Ito po yung sad line ko mga ka-otol. Pag diyo po ko po mga ka-otol, nandito ko lang po talaga ako sa aking garden para lang po magmasid-masid kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat napakagandang gagawin mga ka-otol. So napakagandang umaga sa ating lahat ngayon mga ka-otol, no? So God is good all the time. So ayan yung dalawa, papakainin ko na yung dalawa. So nagsimula lang po talaga ako mga ka-otol sa halaga 1,500. Ito po yung investment ko sa aking 13th month pay. So sana po ay suportahan nyo ang aking YouTube channel at huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at kung napanood nyo ang video ito dahil mayroon pa po kayong mga video na makikita pag nagsasubscribe kayo at i-press yung bell button. Select all para updated kayo sa mga video na ating gagawin mga ka-otol. So yan po yung malupit na crates natin mga ka-otol, no? So hindi po tayo ganong gumasto nito. Ilan lang yung gasto na akin dito. Pero mayroon na akong isang malupit na kulungan. So yan, napansin nyo mga ka-otol, 4 na crates lang yan at pinatong ko. So maraming nagsasabi pag ganyan kasi pag nilagay mo yan sa lupa, tiyak na papasok ang daga dyan kasi yung pagkain ay napakabango para sa mga daga. So paano makaakyat ng daga pag nilagyan mo ng yero? So ayan talaga mga ka-otol, initiative lang po talaga mga ka-otol. So ayan, dito po yung banda sa aking tangke ng aking CR. So ayan, ayan mga ka-otol, at meron tayong bubong kasi kung sakali itong tangke ng CR natin, maaari gawin natin ito ng tangkal, lagyan natin ng screen. So ayan, yan yun babae, oh. Naghahanap na to ng lalaki. At itong dalawa naman to, gutom na to. Kaya, so hanggang dito na lang mga ka-otol. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana hindi po kayo magsawang suportahan ang aking YouTube channel. At sana po ay i-share nyo ang video ito para din po makakatulong sa ating pagsisimula ng pagmamanok. Kasi yung pagsisimula natin ng pagmamanok mga ka-otol ay napakaliit lang po talaga yung in-invest natin kasi kulang po tayo sa pera. So ayan, yung garden ko po mga ka-otol ay napakalinis na. Ito po yung ginagawa ng aking misis, yung kamansi, yung saging natin na may maraming bunga. Ayan, bunga saka doon may bunga pa. Ayan, dalawang bunga ang nagaharap doon, isang bunga doon naman. May tatlong bunga doon. Tatlo or dalawang bunga. So yung iba malapit na yung namumunga. So hanggang dito na lang po mga ka-otol ang ating YouTube video. So to this episode, maraming salamat po sa inyong panatiling pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana po hindi po kayo magsawang suportahan ang ating YouTube channel. So salamat po sa inyong panatiling pag-subscribe sa aking YouTube channel mga ka-otol. So ayan, nagsisimula na silang kumain. At yung isa na walang partner na lalaki, ipagsamantala ko muna ilalagay dito sa isang lalaki para po siya unite sila. So ayan, napakahirap talaga pag masimula tayo ng investment sa pagmamanok mga ka-otol. Pero napakaganda at napaka ano ng stress, nakapawala ng stress. So ayan yung dalawa, nahayaan ko yan. Yun pala mga manok ko mga ka-otol, pag nagdi-DOF ako ay hinayaan ko silang maglalakad-lakad dito at kumakain ng mga damo.
na wala naman palang damo, no? Kumakain ng ano, kahit anong klaseng insekto na ilang anak nilang makakain. So inahayaan po natin sila, mga kautol, para maano po yung mind nila, mga kautol, batang, para maiwasan po nilang stress. So maraming salamat, mga kautol, hanggang dito na lang kasi parang malilate na tayo sa trabaho. Salamat.